Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mong hihintuan. O baka marami lang kasi talagang puno rito. Salamat sa paghinto. Kalye ng Kamatayan. Kumusta po ang lahat? Ako nga po pala si Tam. Sa totoo lang po ay isa ako sa mga pinakaunang taga-subaybay, follower at avid listener ng Kwentong Takip Silim Channel dito sa YouTube mula pa noong kayo ay nag-uumpisa pa lang. Pero kahit na ganun, hindi ko po lubos maisip na darating ang araw na pati ako ay makakapagbahagi na rin ng sarili kong kwentong kababalaghan sa inyo. Siguro, dahil na rin po sa sobrang takot na nararamdaman ko ngayon kaya naisipan kong magpadala sa inyo ng sulat. Isa po akong dating call center agent na nangungupahan sa isang barangay sa Quezon City kasama ang kinakasama kong si Irene. Kaya lang po nito lamang pong October ng nakaraang taon ay naaksidente ako sa daan habang pauwi ako galing sa trabaho. Kung saan nagtamo ako ng isang malalang injury sa binti. Kinailangan ko po noong mag-leave sa trabaho ng ilang buwan para magpagaling. Pero unfortunately, naging dahilan po yun ng pagkaka-terminate ko. Hindi ko na po sasabihin kung anong company ito para na rin sa sarili kong privacy. Nang mga panahon pong yun, kulang na kulang ang perang pumapasok sa amin ni Irene dahil siya na lang ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Tapos hindi po namin inaasahang sumabay pa ang biglaang pagbubuntis niya. Kaya naman nagdesisyon kaming lumipat sa ibang lugar na medyo malayo sa Quezon City at mangupahan sa mas maliit na apartment. Nito lamang pong taong ito. Eksakto naman pong medyo nakaka-recover na ako noon sa nangyari sa aking aksidente, kaya naman po naisipan kong mag-sideline bilang isang delivery rider doon sa lugar na nilipatan namin. Hindi ko na rin po ito papangalanan dahil hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Sa lugar pong ito, dito ako unang nakaranas ng mga kakaibang bagay na noon naman ay hindi ko nararamdaman. Dito ko natuklasan na hindi lang po pala basta baling buto ang tinamo ko sa aksidenteng pinagsimulan ng sunod-sunod kong kamalasan. Hoy, parang Tom! Ano, biyahe ka na rin? Oo, pre. Paalis pa lang ako. Ah, saan na ruta mo? Diyan lang, sa Mekali 11. Ah, ganun ba, pre? Sige, ingat ka ha. Tinanguan ko lang po noon ang kaibigan kong si PJ na isa sa mga kapwa ko rider na palagi kong nakakasalubong at nakakausap sa tinatambayan naming spot sa bayan ng syudad kung saan kami lumipat ni Irene. Mas matagal na siyang rider sa lugar na yon dahil taga doon talaga ang pamilya niya. Kaya naging close agad kami lalo't sa kanya ako nagtatanong madalas nung bago pa lang ako sa pagde-delivery rider. Medyo nagtaka ako kung bakit parang bigla na lang siyang naging uneasy
nung sagutin ko ang tanong niya. Pero ipinagkibit-balikat ko na lang yun dahil hindi rin naman doon nakafocus ang isip ko. Hanggang sa tahakin ko na nga ang rutang yun. Kalye 11 po kung tawagin. Ang makipot na kalsadang ito na daan papasok sa isang medyo liblib na barangay na malayo-layo ng kaunti sa mismong bayan. Although civilized din naman yung barangay na yun dahil may mga exclusive subdivision sa loob, napagigitnaan po ito ng dalawang malalawak na rice field at marami ring nakatanim na puno sa magkabilang gilid ng kalsada. Parang yun po ang nagsisilbing lilim nito kapag mainit ang panahon, kaya napakaganda nitong daanan kapag may araw pa. Pero sa gabi, nagmimistula pong nakakatakot na daan itong Kalye 11 dahil nga sa napakaraming nakapalibot na puno dito. Tapos wala ka namang madadaan ng mga kabahayan. Sa pinakaunahan lang po kasi nito may mga establishments. Pero kung makakarating ka na sa bandang gitna ay talagang malawak na palayan lang sa likod ng mga puno at manipis lang namang talahib ang makikita mo. Pero hindi naman kasi ako matatakutin. Kaya wala lang sa akin kapag dumadaan ako sa kaling yun. Hanggang sa isang araw ay naranasan ko sa kaling yun ang isa sa may tuturing kong pinaka-nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Hindi yun ang unang beses na dumaan ako sa kaling yun. Pero yun ang unang beses nakaramdam ako ng parang kakaiba at hindi ko maipaliwanag na feeling habang papunta pa lang ako sa destinasyon ko ng gabing yun. Lalo na nang dumaan ako doon sa medyo paahong tulay kung nasaan din yung arko ng mismong barangay. Bigla na lang po kasing humangin noon ng malakas. Kasabay ng biglang paglamig ng paligid na parang nanunuot pa sa balat ko kahit na nakasuot naman ako noon ng makapal na jacket. Parang bigla naman yatang lumamig. Eh ang init-init man kanina. O baka marami lang kasi talagang puno rito. Kaya malamig talaga ang simoy ng hangin. Ang pinaniwala ko noong una sa sarili ko para hindi ako makaramdam ng takot. Lalo na po't sa di ko malamang dahilan ng mga sandaling yun, ay wala akong ibang kasabay na dumaan sa kaling yun. Talagang mag-isa lang ako, kaya lalo ko pang pinaharurot ng mabilis ang motorsiklo ko hanggang sa may matanaw na akong mga bahay sa wakas. Heto na po ang order nyo. Maraming salamat po, ma'am. Uy, ayos. Medyo malaki yung ibinigay na tip ni madam. Mukhang mapera. Dahil sa natanggap kong tip ay nakalimutan ko agad yung naramdaman ko kanina habang dumadaan ako sa Kalye 11. Pero nung pabalik na ako ay parang bigla na naman akong kinilabutan.
Patawid na ulit sana ako ng tulay. Mag-isa na naman akong dadaan doon sa nakakatakot na kalinyon. Tapos nakita kong umiindap-indap na yung mga street lights sa magkabilang gilid ng daan. Hindi ko nga alam kung nagkataon lang yun o ano. Basta sobrang weird po nang nangyayari sa akin ng gabing yun. Kaya naman tuwang-tuwa ako nang maya-maya bigla akong may namataang babae sa di kalayuan. Nakatayo siya doon sa pagitan ng dalawang magkatabing puno sa ilalim ng isa sa mga umiindap-indap na streetlights. Normal naman po ang itsura ng babae. Kaya kampante rin ako. Naka-t-shirt siyang kulay pula yata yun. Tapos naka-fitted jeans at may nakasukbit pang bag sa likod. Parang nag-aabang yata siya ng masasakyan. Mga alas 10 na kasi ng gabi noon kaya sa isip-isip ko baka kako papasok siya sa trabaho. Nako, kawawa naman tong si ate. Walang masasakyan kasi wala namang dumadaan eh. Iangkas ko kaya to. Parang medyo naawa din kasi ako talaga noon sa babae. Nakita ko sa kanya ang misis ko. Noong nasa QC pa kasi kami, malimit ko ring ihatid at sunduin si Irene sa trabaho niya tuwing night shift siya o di kaya'y nag-OT sa trabaho. Kaya palagi na lang din siyang natatakot sumakay, basta-basta. So nag-minor na ako at handa ko na sanang hintuan yung babae nang may isang humaharurot namang tricycle na bigla na lang ding dumaan sa harap ko. Tapos sinigawan ako ng driver. Pare, huwag mong hihintuan. Dumire-diretso ka lang. Huwag mong pansinin yan. Yun ang sabi niya. Pero tuloy-tuloy lang siya sa mabilis na pagpapatakbo. Doon ay talagang napahinto na ako. Nawala naman yun agad sa paningin ko. Dahil na rin siguro sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nung driver. Sira ulo yata yun eh. Bahala nga siya. Iaangkas ko na lang talaga itong si A. Teka, nasaan na si ate? Nandun lang yun kanina. Medyo kinilabutan na ako noon. Bigla ba namang nawala yung babae dun sa pwesto niya kanina? Nang lingunin ko ulit yung pagitan ng dalawang puno, natakot lang ako dahil yung umiindap-indap na street light na lang ang nakita ko. Paaandarin ko na nga sana ulit yung motorsiklo kaya lang naramdaman ko na parang biglang bumigat yung karga ko sa likod. Ninang yan! Bakit parang bumigat yata? Flat yata tong gulong ko ah. Talagang tumataas ang mga balahibo ko noon sa batok, Sir Jupiter, lalo na nung maramdaman ko na naman yung parang nanunuot na lamig ng simoy ng hangin sa balat ko. Pero tiniis ko na lang po yun hanggang sa makarating na ako ulit sa pinakambayan ng syudad at huminto ako doon sa tapat ng sarado ng bangko.
Agad-agad akong bumaba ng motorsiklo para i-check sana kung naflatan nga ako ng gulong. Pero... Oh, hindi naman flat to eh. Bakit ang bigat? Salamat sa paghinto, Tom. Ha? Sino yun? Hindi naman kasi tao yun, pre. Naku, sorry pare. Nagulat ba kita? Akala ko naman kung sino na. Ikaw yung tricycle driver kanina, di ba? Oo, pre. Ako nga pala si Edwin. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mong hihintuan. Sabi ko dumiretso ka lang. Pero hindi ka naman nakinig. Yan tuloy, nahuli ka. Anong nahuli? Bakit? Sino ba yung babaeng nag-aabang ng sasakyan kanina? Si Eloisa yun. Yung babaeng na hit and run dati dyan. Malapit sa may arko ng barangay. Bago makalampas ng Kali 11. Ano? Na hit and run? Oo, pre. Simula nang mamatay kasi siya doon sa daang yun. Palagi na siyang nakikitang nagmumulto doon sa daan. Pumapara ng mga dumadaang sasakyan. Kaya nga sabi ko, huwag mong hintuan eh. Nahuli ka tuloy. Nahuli? Parang nahuli, pre. Parang Tom? Uy, parang PJ, ikaw pala. Pre, sino kausap mo dyan? Ha? Itong si Ed. Ala? Nasaan na nagpunta yun? Sinong hinahanap mo? Nakita kasi kitang nagsasalita mag-isa dyan, pre. Anong mag-isa? May kausap ako kanina, pre. Si Edwin, yung tricycle driver na sumita sa akin kanina. Yung may nunal siyang balaki sa gilid ng ilong, pre. Yung parang kay Nora Anor. Baka kilala mo. Basta. Siya yung nagsabing huwag ko raw hintuan yung babaeng namamara ng dumadaang sasakyan dun sa Kali 11. Abay, multo pala yun, pre. Sino? Si Eloisa? Oo, yun nga. Kakakilala mo? Ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi sa akin ni Edwin? Pre, kilala ko rin si Edwin. Kabarangay ko kasi siya. Pero imposible siya yung kausap mo kanina. Kung iisang Edwin nga yung tinutukoy natin. Ha? Bakit naman? Kasi ngayon yung huling lamay niya, pare. Mahigit isang linggo na rin kasi patay si Edwin, pare Tom. Dahil na-aksidente siya doon sa tulay makalampas ng Kali 11. Ano? Huwag ka namang manakot ng ganyan, pre. Hindi naman kita tinatakot, pare. Ang totoo kasi niyan, pre, si Edwin ang pinagbibintangan na kasagasa nun kay Eloisa. Yun daw yung unang sinabi ng pasahirong sakay ni Edwin ng gabing yun sa tricycle niya. Kaso, hindi na patunayan dahil bigla na lang umalis dito sa lugar na to yung witness. Nag-abroad. Baka naman ibang Edwin ang tinutukoy mo, pre. Kung gusto mo, pare, sumama ka sa barangay namin. Nasa buka na lang yung bahay ni na Edwin kung saan siya nakaburol. Nang alukin po ako ni PJ na sumama sa kanila ay hindi po agad ako nakasagot, Sir Jupiter. May part sa akin na gusto kong malaman kung iisang Edwin lang ba ang tinutukoy namin. Pero may part din sa akin na parang natatakot akong malamang totoo nga yun. Pero sa huli ay sumama rin naman po ako dahil hindi rin naman ako matatahimik. Nasa buka na pa lang kami ng bahay na tinutukoy ni PJ ay pinagpawisan na ako ng malamig. Nakatanaw ako sa bakuran ng namayapa kung saan kitang-kita ko yung mga taong nakikipaglamay sa kanila. Doon sa kanilang nakabukas na gate, nakita ko rin nakasabit ang isang malaking banner ng funeral service kung saan nakalagay ang malaking litrato ng mukha ng lalaking kausap ko lang kanina tungkol kay Eloisa. Si Edwin. Siya nga. Thank you.
Uy pare, parang nanigas ka na yata dyan ha. Kasi pre, nakikita ko na naman si Edwin. Nakatayo siya dun sa tabi ng kabaong niya. Ano? Pagkasabing pagkasabi ko noon ay inaya na ulit ako ni PJ pabalik sa bayan. Sabi niya kahit daw kasi siya ay kinikilabutan sa mga nakikita at nararamdaman ko. Paano ko raw nakakausap yung mga kaluluwang yun? Ang kaso, hindi ko rin alam ang isasagot. Dahil buong buhay ko ay noon ko lang din naman naranasan ang ganon. Ewan ko ba pre, simula nung maaksidente ako, pakiramdam ko, para talagang may naging kakaiba sa akin eh. Oo nga pala, nabanggit mong naaksidente ka nun, di ba? Hindi kaya dahil sa nangyaring aksidente sa'yo, nabuksan ang hindi sinasadyang third eye mo? Ewan ko nga pre, mas mabuti pa siguro, uwi na lang muna ako. Teka lang pre. Eh baka pwedeng samahan mo muna ulit ako. Ha? Sana naman yan pre. Natatakot na ako ah. Huwag mo na akong dadalhin ulit sa kung saang burol. Hindi pre. Balik lang tayo sa Cali 11. May naiwanan kasi ako dun eh. Kahit na medyo kinakabahan pa ako noon sa Jupiter, minabuti ko na lang nasamahan si PJ pabalik sa Cali 11. Baka kasi kako natatakot din siyang magpunta doon. Oh, bakit dito tayo huminto sa may talaheb? Anong naiwan mo rito? Ang totoo pare, wala naman ako naiwan dito eh. Gusto ko lang sana tumawag ka ng ambulansya. Ambulansya? Bakit ako tatawag ng ambulansya pare? Na-aksidente rin ako kanina pre. Nahulog ako sa may tulay. Ayun yung katawan ko. Tulungan mo ako. Ganun na lang po ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong lumulutang nga sa tubig ng ilog yung katawan ni PJ. Bigla na lang talaga akong tinayuan ng mga balahibo pagkatapos ay dali-dali kong inistart ang motorsiklo ko bago ko yun pinaharurot papunta sa bayan. Sobrang lapit lang naman ang ospital sa pinanggalingan ko kaya wala pang 5 minuto ay nakarating na ako doon at sinabi ko na lang na nadaanan kong aksidente yung kasamahan ko. Dahil po doon ay mabilis na kumilos ang ambulansya at agad nang pinuntahan ang katawan ni PJ. Pagkatapos po noon, umuwi ako sa apartment na inuupahan namin ni Irene na takot at litong-lito sa nangyayari. Irene, buksan mo tong pinto. Love, wait lang, nandyan na. Love naman, bakit naman nagmamadali kang buksan ko tong pintuan? Alam mo namang medyo hirap na akong maglakad ng mabilis ngayon dahil kay baby eh. Sorry love, halika, pasok to tayo sa loob. Teka nga, Tommy, bakit ba parang hindi ka yata mapakali dyan? Natatay ka ba o binabalisaw-saw? Hindi, huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Halika na, tulog na tayo sa kwarto. Anong huwag kang intindihin? Eh nanginginig ka. Ano bang nangyayari sa'yo, Tommy? May problema ka ba? Irene,
Irene, nababaliw na yata ako. Ano? Ano bang... Di ba sabi mo sa akin noon, manggagamot yung kapatid ng lolo mo sa Bicol? Oh, ano namang kinalaman nun sa inaakto mo ngayon? Eh, love, marunong ba siyang magsara ng third eye? Bakit mo tinatanong sa akin yan, Tommy? Love, parang nakakakita yata ako ng mga kaluluwa. Paano? Ano bang ibig mong sabihin? Bukas ang third eye mo? Love, hindi na naisasara yan. Ang sabi sa akin ng kapatid ng lola ko noon, once na nabuksan daw ang ikatlong mata ng isang tao o yung tinatawag na sixth sense, sa kung anumang dahilan, hindi na to kailanman maisasara pa. Nang gabing yun na ikinwento ko po kay Irene ang lahat ng nangyari sa akin sa Kali 11. O mas tama bang tawagin ko yun bilang kalye ng kamatayan? Hindi naman po ako hinusgahan ni Irene dahil nga ayon na rin sa kwento niya sa akin ay naniniwala daw siya sa mga ganun dahil sa kamag-anak nilang manggagamot sa Bicol. Sinabi niya rin sa akin na posible nga raw na dahil sa nangyaring aksidente sa akin noon, kaya nabuksan ang third eye ko. Tuloy natulog akong nakapulupot sa kanya ng gabing yun. Nakakahiyamang aminin, pero talagang natatakot ako. Paano ko kaya kakayaning mabuhay ng ganito hanggang sa pagtanda namin? Kinabukasan, nagising po ako sa malakas na pagre-ring ng cellphone ko. 7:00 pa lang nung umaga noon, kaya sa sobrang antok ko ay isang mata ko lang ang nagawa kong buksan para silipin kung sino ba yung istorbong tumatawag sa akin. Medyo nanlaki pa ang mata ko nang mabasa ko sa screen ng cellphone ko ang pangalan ng caller. Si PJ. Parang Tom. Hello? Pare, huwag mo na akong buluhin. Sinunod ko naman ang gusto mo, di ba? Tumawag ako ng ambulansya kagabi para puntahan ka nila. Pare, huwag kang mag-alala. Buhay ako. Maraming salamat sa'yo, pare, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lokohin, PJ. Nakita ko ang kaluluwa mo kagabi. Eh, hindi ko na rin alam kung paano nangyari yun, pare, pero hindi kita niloloko. Buhay ako. Ang totoo, nung nagising ako, ikaw agad yung hinahanap ko, pare. Kasi dahil sa'yo at sa bagong tuklas na abilidad mong yan, natulungan mo ako bago patuluyang malagutan ang hininga yung katawan ko. Dahil sa pagkalunod nung mahulog ako dun sa ilog, nawalan kasi ako ng malay nun dahil tumama sa bato yung ulo ko eh. Basta maraming salamat sa iyo, pre, ha. Salamat sa pangalawang buhay. Salamat sa Diyos. Halos hindi na ako makapaniwala sa nangyari, Sir Jupiter. Siguro kung ibang tao ang nakaranas nito at nagkwento sa akin ang nangyari sa kanya, baka tawanan ko lang dahil talagang parang napaka-imposible nito. Wala po akong ideya kung paano kong nakausap ang kaluluwa ni PJ gayong buhay pa pala siya ng mga sandaling yun. Samantala, yung mga kaluluwa naman po ni na Eloisa at Edwin na nakita ko rin ng gabing yun, ay minabuti ko na lang na ipagdasal. Nag-imbita rin ho kaming dalawa ni PJ ng pari para lang bindisyonan at i-bless yung Kali 11.
Simula po noon ay hindi naman nanahinto ang pagpaparamdam sa akin ng mga random spirits na gumagala-gala sa mga lugar na pinupuntahan ko. Pero ngayon ay medyo alam ko na kung paano ko malalaman ang pagkakaiba ng isang tunay na buhay na tao sa mga kaluluwa lang. Ilang buwan pa lang naman po mula nang mag-gain ko ang ability na ito. Kaya hanggang ngayon ay nangangapa pa rin ako. Mabuti na lang po talaga at palaging nandyan si Irene na nakaalalay sa akin kahit na medyo hirap na rin siya ngayon sa pagbubuntis niya dahil kabuwanan na niya sa susunod na buwan. Hindi ko alam kung magiging nakakatakot ba ang kwentong ito para sa mga masusugid ng taga-subaybay ng kwentong takip silim. Pero sana po ay nagustuhan pa rin ninyo ang pagbabahagi ko ng unang experience ko noong malaman kong dahil sa aksidente ay nabuksan pala ang third eye ko. Ako po ulit si Tom. Lubos na gumagalang sa inyo at sa buong kwentong Takipsilim Team.